Hello mga kachikahan! It's me again, Mami Chi, and welcome back to my channel! So for today's video, isi-share ko naman sa inyo yung tungkol sa cloth diaper. I-share ko sa inyo yung aking experience as a mother nung ginamit ko to kay baby and kung paano siya gamitin, paano labhan, ano yung mga pros and cons, saan ko nabili, magkano, and kung ilan ba yung kailangan yung i-ready na cloth diaper para kay baby. So, kung ikaw isang first-time mom and napag-iisip-isip mo na gusto mong i-try mag-cloth diaper or kaya naman ikaw isang diaper user na gusto mong mag-switch sa cloth diaper, well, this video is definitely for you. So, without further ado, let's get started! Okay, so mga kachikahan, ito yung itsura ng cloth diaper. So, i-share ko lang sa inyo experience ko nung ginamit ko to. So, dati, nung naka-diaper kami ni baby, yung nagagastos namin is almost 1,000 to 1,500 a month kasi malakas siya mag-diaper. Lalo na, nung nilipat ko na siya sa pag-inom ng mineral water dati kasi distilled water iniinom niya. Siguro, nagbago yung katawan niya sa pag-inom ng mineral water. Nagdumi-dumi siya. So, siguro nakapagpalit kami ng mga 7 times sa isang araw ng diaper. Or kaya 5 to 7 pieces. So, dun ko na pag-isip-isip na, itry ko kayang mag-cloth diaper. Kasi, lalo na yung brand na ginagamit ng baby ko ngayon is Pampers. So, alam naman natin na medyo may kamahalan siya, diba? So, medyo gusto ko nang magtipid talaga. Kaya naisipan kong mag-cloth diaper. So, ang masasabi ko lang, simula nang gumamit ako ng cloth diaper for almost 1.5 months na, okay na okay siya. Promise, sana pala dati pa lang gumamit na ako ng cloth diaper. And so nandito na nga tayo. Ito yung itsura ng cloth diaper. So ipakita ko muna sa inyo yung parts ng cloth diaper. So ayan. Ito yung itsura ng cloth diaper kapag ka nakabuka. So, malaki naman siya. And then, dito sa likod, meron ditong back opening. Ito yung lalagyanan na insert. So, from the word insert, ito yung insert, pinapasok yan dito sa likod. Bali, itong insert na gamit ko is microfiber. So, okay naman to. Nakakapag-absorb naman siya ng wee-wee and poops ni baby. Minsan, kung medyo matubig-tubig yung pupo ni baby, okay naman. Base sa pagpapatuyo, medyo saktuhan lang yung pagpapatuyo sa kanya. Hindi ko masasabi na madali, hindi rin na matagal. Sakto lang kapag in-air dry nyo siya. So, ito lang. Ipapasok nyo lang naman to sa likod, dito sa back opening. Madali lang. So, pwedeng gawin yung technique yung ganito para mas madali nyo siyang maipasok dito. Yan. Okay. So, ito, meron siya ditong gusset. Itong gusset, ito yung nagsisilbing anti-leak guard. Pero, base sa experience ko, nag-leak to kay baby ng nagamit niya ng almost 6 hours. So, ginagamit ko lang itong cloth diaper ni baby 6 hours lang or minsan 7 hours. Depende sa wiwi ni baby. Malalaman nyo naman yun kasi, syempre, kapain-kapain nyo din kung ano na, kung tumatagas na ba or hindi. Tapos, ang nagagamit niyang cloth diaper ngayon is minsan twice, mga 2 piraso or 3 pieces. Tapos, sa gabi, naka-diaper na siya. So, ang laking tipid talaga nun sa diaper. And then, meron kayo makikitang mga snap button dito. So, itong mga snap button, ito yung pang-lock nung cloth diaper. So, yan, i-snap nyo lang naman yan dito. Ganyan. And itong snap button na to, ito yung nagsisilbing pang-adjust ng size kay baby. Kasi yung cloth diaper, pwede siyang gamitin simula newborn hanggang toddler. Marinig nyo naman yung pag-snap niya. Alam nyo, hindi agad natatanggal to ng baby ko. Ang experience ko lang din about dito sa gilid ng mga ng cloth diaper, medyo namula yung hita ng baby ko. So, hindi ko siya masyadong hinihigpitan yung pagkapit sa hita ng baby ko. So, ayun lang, madali lang tong gamitin. Syempre, ihiga nyo muna yung baby nyo and then i-adjust nyo na yung yung size ng cloth diaper. Kung newborn siya, i-adjust nyo sa may bandang ilalim. Kung hindi naman, yung size nito as a toddler, okay na yon. As is na siya.
Tapos, alam nyo ba, yung outer part nitong cloth diaper is waterproof. And then, yung sa loob naman is suede cloth. Yung suede cloth naman, tela to, kaya sure talaga na hindi siya nakaka-rashes. So far sa paggamit ko, nakaka isang buwan at kalahati na, hindi naman nagka-rashes si baby. Yun lang yung na-experience ko na kapag sobrang higpit nung pag-ano ko sa kanya, pag kabit ko nitong cloth diaper, medyo namumula yung sa mehita niya. Pero overall, super okay sa akin itong cloth diaper. So, isi-share ko na rin sa inyo kung ano yung ginagamit ko na insert. So, meron akong DIY insert. So, yung ginagamit ko dun is yung Good Morning na towel. Kasi, yung ginawa ko, bumili ako ng may insert na cloth diaper. Insert, ibig sabihin, yung tela sa loob. Yung shell, eto lang. Yung mismong cloth diaper lang. Wala siyang kasamang tela sa loob. So, meron akong binili na puro ano na lang siya, shell. Tapos, ang pinapasok ko doon, yung Good Morning towel. Kasi, pareho lang naman yun. Eh, alam niyo naman, as a practical mom, ganun na yung ginawa ko. Marami kasi akong towel dito na Good Morning. Okay din naman yung paghigup nun. Parang nakalampin si baby. Ginamit ko lang itong ano niya. Itong shell ng cloth diaper. So, ayun. Okay, so ganito ko naman siya i-fold yung Good Morning towel. So, fold ko muna ng ganito sa gilid and then sa gitna para magmukha siyang insert. So, pwede nyo rin tahiin yung mga sides niyan para magmukha siya talagang insert. And then, syempre, ipapasok ko na siya doon sa shell ng cloth diaper para maging insert. So, ayan, napaka-effective niyan, lalo na sa wiwi. Pero, syempre, kailangan papalitan din natin para hindi rin siya mapuno. Kasi, syempre, medyo manipis din yan. Lalo na kung heavy wetter si baby. Done na! Pag naihian naman yung cloth diaper, ang unang gagawin is ihiwalay ang insert sa shell. So, ayan. Ito yung gamit ko, yung Good Morning na towel. Siyempre, balawan muna kasi mapanghi. Panghi. Okay, so since nagpoop si baby, eto no, yan, i-blurred ko na lang. Ang unang kailangan natin gawin dyan is syempre, tanggalin yung pupo ni baby. So, idirekta ko na lang siya sa inidoro. And since wala naman kaming bidet, itatabo na lang natin siya. Tapos, i-flush na lang natin yan. So, syempre, next na gagawin is babanlawan natin. So, meron ako ditong foldable na basin. Ayan. 88 pesos lang po nabili ko sa Shopee. So, syempre, dahil nabanlawan na, tanggalin natin yung insert niya. So, yung gamit kong insert ngayon is yung Good Morning towel. So, medyo umano siya, medyo kumatas siya ng konti. So, ayan, babanlawan ko lang muna siya ulit. Hindi naman ko nakakabihir kasi yung baby naman natin, kahit marami na silang kinakain na iba't iba, anak lang din naman natin yung dumumi dito. So, okay lang nakamayin natin. Mabilis naman siya matanggal. Pero ito, mga kachikan, hindi ko kasi yan pinatagal. Okay? So,
po, ayan, babalawin ko muna. And then yung gagamitin ko na detergent is Tiny Buds. Ayan. Tiny Buds Natural Laundry Wash. Ayan. So, lagyan lang ng onting sabon. Tapos isasampay ko na siya katabi ng isa niyang cloth diaper. Okay, so yun mga kachikahan, yung kanyang mga advantages and disadvantages naman yung isi-share ko sa inyo. So, sa advantage niya is, number one, syempre, tipid talaga siya. Alam nyo ba, nung simula nag-cloth diaper ako, ang nagagamit na lang ni baby sa diaper niya is once a day na lang kapag gabi. Kasi malakas siyang dumede. So, syempre, heavy wetter din siya sa gabi. Malakas din siyang umihi. And syempre, yung ginagawa ko naman na DIY na good morning towel na insert, hindi naman din siya ganun kakapalan. Kahit ilang patong-patong yung ginawa ko, hindi siya naubra. Kahit yung insert na nabili ko na ano to, na 3 layers, hindi kaya. So yun, dinadiaper ko na lang siya. Tsaka syempre kapag aalis, so bali yung gastos namin nun, diba, kumbaga nakaano kami, naka 1 to 1.5. ngayon siguro I think malilest na talaga yung ano namin, yung gastos namin sa diaper ni baby. And syempre, number 2 na advantages nito, na advantage nito is eco-friendly siya. Kasi syempre tela, 'di ba? Nilalaban, ganun, wala na yung tinatapon na lang ganyan. Minsan pa naman may mga gumagamit ng diaper na kung saan-saan na lang tinatapon na. Syempre hindi nakakatulong sa environment natin yung ganun. Next advantage naman dito is wala siyang chemical. Kasi syempre, ano siya eh, cotton, tela, kumbaga iwas rashes kay baby. So, subok ko naman yan. Kasi simula nung sinif ko siya dito, wala naman ako nakitang rashes. Pero syempre, ano pa rin kasi yan, kailangan pa rin ng pag-antabay at pag-monitor nung nag-aalaga kay baby. Kasi syempre, kahit ano naman yan, kahit mapadiaper pa yan, or hindi ko alam kung may case na sa mga cloth diaper user dyan na nagkaroon ng rashes yung baby nila. Baka kasi minsan napabayaan. Eh, kahit sino naman, di ba, mapabayaan mo na ano to, na punong-puno ka na ng ihi at saka ng wiwi at saka ng pupu, eh talagang ano ka, nakakairita yung ganun, di ba? Okay, so next naman is long lasting din siya dahil nga adjustable yung cloth diaper, no? May mga sizes siya na pwede mong i-adjust. Long lasting, pang matagalan, magagamit mo siya from newborn si baby hanggang sa toddler age niya. Pero siguro kung ano yun, ha, depende pa rin yun sa timbang and size ng baby nyo, kasi baka may ibang cloth diaper akong nakita na medyo maliit siya. Ito, sakto lang yung nabili ko kay baby. So, feeling ko naman magagamit niya pa naman to kahit mag 2 or 3 na siya. Pero kasi minsan may mga ibang baby na malaki sila eh. Hindi ko lang sure kung merong mga, ano to, merong pang mas malaking size sa cloth diaper. Tapos, syempre, ano siya, ang cute niya kasi maraming design. So, pwede mo na siyang pang OOTD. Pero ako, as a practical mom, alam niyo naman yan, practical tayo, hindi na ako bumili ng design na pang lalaki lang talaga. So, ang ginawa ko, yung design niya is unisex. Kasi if ever na mag-second baby kami, magkuklot diaper talaga ako. Kasi nakita ko yung ano niya, nakita ko yung advantage niya. Unang-una, yung tipid, di ba? Okay, so sa disadvantage naman tayo, tatlong disadvantage lang naman yung nakikita ko dito. So, bali ano siya, time consuming, kasi syempre kailangan mong maglaba ng maglaba. And ako naman kasi, ang binili ko lang is 4 na piraso since nasa 1 year 4 months na siya, hindi naman na siya ganun kalakas magwiwi si baby. And kung magpupo naman siya, nakita nyo naman yung way kung paano gagawin. Ako kasi meron akong ugali na kapag marami, alam mo yun, yung meron ka pang huhugutin ganun, minsan
ilalaban ko siya ng sabay-sabay. So, ngayon, na-force ako na laban siya kagad kasi alam ko wala nang gagamitin si baby. So, yun, ginawa kong technique yun. And, medyo na nagkaroon din siya ng disadvantage lang kapag halimbawa depende sa panahon, minsan matagal siyang matuyo yung insert, lalo na kapag halimbawa nagsampay ka ng gabi na, syempre wala nang araw, di ba? Pag umaga, aahunin ko siya dun sa sampayan namin na direct naman siya talaga sa sunlight kasi nasa may kisame talaga sa garahe. Aahunin ko siya ng mga 8 a.m. ayun, medyo tuyo na siya, so electric fanan ko na lang siya kahit mga 30 minutes, ganun. Pero okay na ako sa ganung part. Tapos yung last na ano na disadvantage niya is, syempre, laba ka nga ng laba. So, medyo kailangan mo mag-budget para sa sabon na gagamitin mo dito kay baby. Pero yun, depende naman sa inyo yun kung malakas kayong magsabon or kung hindi naman, kung saktuhan lang naman. Ganun. Okay. So, doon naman tayo sa ilan ba ang magagamit na ano to na diaper kay baby or diaper cloth. Okay, so, syempre, pag newborn, since maliit lang naman yung chan nila, and malakas sila dumede, meron tayong average na 9 or 10 to 14 diapers a day, cloth diapers a day. So, ito pala mga sinasabi ko sa inyo, is base lang to sa mga nabasa ko, and alam nyo yun, mga na-research ko, kung ilan ba talaga yung mga cloth diaper na ginagamit ng ating mga baby. Okay, so, pag tumungtong naman siya ng mga 3 to 6 months. Kaya na medyo mga 7 to 10 pieces. And then, kapag nag 6 to 12 months up to 1 year, 6 to 7 pieces. Pag nasa toddler na siya, yung ganyan na 1 year 4 months, yun nga, mga 3 to 5 na lang a day. So, ayun. Doon naman tayo sa price, no? Okay, so nabili ko siya sa Shopee. Yung ganitong klase ng cloth diaper, yung shell lang, 136 pesos ko siya nabili. Pero, may kasamang insert pala. Yun, kasama niya itong microfiber, ayan. Ano siya, 136. Tapos kapag wala naman siyang insert, 98 pesos. So, baling ginawa ko noon is bumili ako ng dalawang may insert, tapos dalawang shell lang. So, ayun, nakamura na ako doon. And, okay naman yung quality nito. So, yung insert pala na solo is 40 pesos yung halaga niya, yung microfiber. Tapos, yun lang. Yung Good Morning Towel, yun na kasi meron na ako nabili noon. Sa Shopee ko lang din yan nabili. Yung original niya is, ang 1 dozen is halos magpo 400 yung bili ko. So, yun lang mga moms. Sana natulungan kayo ng video ko na to if ever na gusto nyong mag-try or mag-switch ng cloth diaper. So, kung meron man kayong mga experience sa paggamit ng cloth diaper, you can share it below the comments para mabasa ko rin. And you know, reply, ganun. So, that's it for today's video. I hope you enjoy watching. And if you do, please don't forget to hit the thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you again on our next vlogs. Bye!